Makalipas nga pong masungkit ng Milwaukee Bucks, si Serge Ibaka ay hindi pa nga daw po sila tapos na magpalakas ng kanilang koponan. Yan nga ang ating unang storya ngayon na sasabayan ko na rin ang balitang pinag-aagawa na si Goran Dragic at ang balitang posibleng kunin ng Los Angeles Lakers ang isa sa mga hitter ni LeBron James. Kaya tara, sabay-sabay nating kilalanin yan. Pagkatapos nga pong gumawa ng malakihang pagbabago ang Milwaukee Bucks sa kanilang lineup noong nakaraang araw, ay may tsansa pa rin naman nga po sila na palakasin pang lalo ang kanilang kupunan sa pagiging aktibo nila sa loob ng buyout market. Yes mga idol, tama nga pong inyong narinig. Maghahanap pa nga po ang Milwaukee Bucks na mga bagong manlalaro upang mapalalim pa nila ang kanilang bench. Naibalita ko nga po sa inyo na mawawala sa kanilang team ang kanilang manlalaro na si Pat Connaughton matapos magtumo ito ng injury sa kanyang kanang kamay. Kaya nangangailangan nga po sila ngayon ng mga bagong manlalaro na papalit muna pansamantala sa kanyang naiwang pwesto. At magagawa lamang nga po nila iyan kung maghahalungkat sila ng mga available na players sa loob ng buyout market. At base nga po sa inilabas na balita, meron nga daw ngayong dalawang player na binabalakan nilang makuha. At sila nga po ay ang kinabibilangan ni Kent Bazemore ng Los Angeles Lakers at Dennis Schroeder ng Houston Rockets na inaasahan tatanggalin ang kanilang koponan. Well, alam naman nga po ninyo na isa si Kent Bazemore sa mga binabalaking i-wave ng Lakers sa kanilang lineup, gayong wala rin naman nga po itong nagagawang maganda sa kanilang laro. Habang sa parte rin naman nga po ni Dennis Schroeder, maliban nga po sa katotohanan na kabilang siya sa mga player na papasok sa buyout market, ay isa rin nga ito sa mga manlalarong matagal nang gustong makuha ng Milwaukee Bucks. Sa pangalawang story naman tayo, ilang araw lamang nga po ang lumipas mula nang mapapunta si Goran Dragic sa San Antonio Spurs, sa pamamagitan ng isang trade ay inilabas nga po mismo ni Adrian Wojnarowski ng ESPN ang balitang plano na nga daw po nitong i-buy out at ipa-buy out talaga ang kanyang kontrata. Sa madaling salita, ayaw na nga po nitong maglaro sa San Antonio Spurs at gusto nga po niyang maglaro na lamang sa ibang koponan na merong kakayahan na bigyan siya ng mas malaking oportunidad. At tapos lamang nga pong lumabas ang ganyang klaseng balita ay dumagsa at pumila na nga po agad ang ilang mga contender na merong interes sa pagkuha kay Goran Dragic. At sila nga daw po ang kinabibilangan na mga koponan ng Lakers, Bulls, Clippers, Nets at ang Golden State Warriors na nangangailangan ng mga bagong point guard na aalalay sa kanila. Sa panghuling story naman tayo, isa nga po ang front court ng Los Angeles Lakers sa mga pinakamahinang aspeto ng kanilang lineup. Kahit man nga po tatlo na ngayon ang kanilang big man na nagtutulong-tulong sa ilalim ng basket, ay nahihirapan pa rin nga sila ditong dumepensa at gumawa ng opensa. Sa katunayan, dinaig pa nga po sila ng Golden State Warriors pagdating sa rebounding sa kanilang naging laro ngayong araw na ito, kahit man malino na mas malalaki ang kanilang mga manlalaro. Kaya kailangan nga daw po nilang ipa-improve ngayon ang kanilang front court sa pamamagitan ng pagtanggal kay DeAndre Jordan na wala rin naman nga pong nagagawang maganda sa kanilang kupunan. Mas mabuti na lamang nga daw po na maghanap na sila ngayon ng mga bagong big man sa loob ng buyout market na posibleng pumalit sa kanyang pwesto. At isa nga po sa mga manlalaro na pwede nga daw nilang kunin ngayon ay si Enes Kanter Freedom na iniwave na ng Houston Rockets. Napakasipag rin naman nga daw ito pagdating sa pagkuha ng rebound, kaya sigurado nga daw po na makakatulong ito sa kanilang koponan. Ngunit sadyang magkakaroon rin naman nga po sila dito ng problema, gayong alam naman nga po ninyo na isa nga si Enes Kanter sa mga hitter at merong galit kay LeBron James. Kaya kailangan muna nga po nilang pag-isipan ng mabuti ang kanilang mga gagawing desisyon sa loob ng buyout market. Yun nga ang ating pinakabagong balita ngayong araw na ito dito sa aking channel ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa aking channel. I-follow nyo na rin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din tayong mga ina-upload na mga NBA updates doon. Shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV dyan.